pasenso natin. Mas maganda po ito sa pinangarap ko. Pwede din po ba ako magdala ng kaibigan ko dito? Oo naman. Nako, sa birthday mo, magpapaparty tayo dito. Teka muna, kailan nga ulit yung birthday mo? Yung totoong birthday mo, ha? Hindi ko na po maalala eh. Hindi po kasi namin sineselebrate ng pamilya ko yun. Kung ano na lang po yung nilagay niyo dun sa certificate, yun po yung birthday ko. Eh, sinabay ko na lang sa birthday ni Leon ko. Ay, next month na pala yun. Naku, kailangan magpa-party tayo, ha? Ah, siya nga pala. Meron kaming sorpresa ng papa mo para sa'yo. Ano po yun? Kasi, mataas yung grado mo sa school, napag-desisyon na namin ng papa mo na sa ibang bansa ka mag-aaral. Gusto mo ba yun? Opo! Maraming salamat po! Good morning, Pa! Late ka na umuwi kagabi, ah. Sorry, Pa. Nag-iya kasi mga friends ko sa confetti, eh. Confetti? Di ba sinabi ni Mama? Sinabi ko. Di ba nireport naman ng driver lahat ng mga lakad ko? Oo. Nag-report siya. Tungkol sa kadate mo. Kadate? Ano kadate? Boyfriend? Lalaki? Asan na lalaking yan? Gulpihin ko yan. Si Papa talaga ang OA. Tsaka pa, isang grupo naman po kami lumabas eh. Kahit na! Eh ayokong ginagabi ka sa labas, ano? Naku, paano ko makidnap ka? Naku, maraming loko sa mundo, ha? Ay, nako! I knew it! Nabasa niyo sa dyaryo tungkol sa anim na girls na kinidnap sa Tarlac? Napaproning na naman kayo eh! So, besides celebrating the successes of Kuileo's Defensa Empire, we should also celebrate the success of the Foundation's blood donation drive in San Fernando. Wow! Naku, anak! Ang husay-husay naman! Ako proud na proud ako sa mga anak ko. Di ba nakaka-proud yung mga anak natin, Ulysses? Oo, Pangga. Mahusay talaga yung anak kong yan. Manang-mana sa akin. Actually, nagsascout na si Miss Tina na maghanap ng area kung saan kami mag-hold ng charity. This time, medical mission naman. Sige, Mapa. Muna na ako. Sige. Yung bag mo. Bye, Pa. Sige, na. Ingat ka. Oo, oh, yung mga binilin ko sa'yo, ha? Ingat. Ano ba yung mo? Pagsabihin mo lang, ha? Dagdagan natin yan. Pagkulang yan. Nako, I'm so happy. Kasi minsan lang tayo nagkakasama ng buo sa breakfast. Alam mo, anak, dalasan mo naman yung pagbisita dito. At saka yung, nandito ka ba sa dinner? Para naman, buo ulit tayo. Kamiya, may group project kami kasi. So, mga 10 ako mga kaway. Naku, anak naman, ang late naman nun. Oo, ay naman yung group project na yan. Eh, gamot ba sa cancer yan? Naku, anak ha, ikaw, yung group work na yan eh, baka naman naglalakwatsa ka lang. No. School work lang talaga, promise. Excuse me po, Ma'am Gwen, nandito na po yung kaklase mo. Okay, I'm ready, let's go. Magandang hapon po. Gwen, ikaw ba kayo may ipapakilala sa kasama mo? Ako po si Nat Bata, sir. Classmate ko pa. I need his brains for my group. Mr. Bata, iuwi mo dito yung anak ko ng alas 8. Yes po, sir. Alas 8 nga, di ba? 8 o'clock. Fine, I'll go now. Bye. Mag-iingat kayo. Mag-iingat. Ingat, ha? Liga, liga, liga. What? Wow, thank you. Siyempre pa kayo para kay Ante. Yay! Thank you! At siyempre, para sa favorite kong kuya, dahil wala akong choice. Merry Christmas, kuya. Salamat, Gwen. Meron din ako regalo para sa'yo. Naunahan mo lang ako. Hapon mo na lang, kuya. Hapon mo na lang, ha? Thank you.
this is all about. From the day na na-issue tayo, nasangkot tayo ng sindikato, being accused na yung business natin nagbebenta ng mga babae, na tayo yung nasa likod ng mga kidnappings. Pa, what's the truth behind all these? Maupo ka muna. Alam mo, the truth is, yung mga taong kagaya natin na mayaman at makapangyarihan, palagi tayong meron mga kalaban. Palaging meron mga naiinggit sa atin. Mga kalaban na gustong kunin lahat ng meron tayo. Gusto tayong siraan. Our name, our business, our family. Kaya, huwag mo na iniintindi mo sinasabi ng ibang tao tungkol sa atin. Walang katotohanan yun. Are you saying the truth ba? Kailan ba ako nagsinungaling sa'yo? Never. Totoo, nandito siya kanina. Kinausap kami. Pero umalis siya pagkatapos. Akala ko ba magiting kang pulis? Hindi ka naman pala patas kung lumaban eh. Pati yung mga anak-anak natin, dinadamay mo. Si Gwen ang tumakbo sa amin. At wala akong balak idamay sa sigurin natin. Ang patas ako lumaban, hindi kagaya mo. Kaya kung ganun, saan nagpunta ang kapatid ko ngayon? Inalok ko siyang ihatid. Pero magpapasundo na lang daw siya sa driver. Umayag lang ako dahil alam ko magkakagulo kung akong pumunta sa inyo. Hindi nga siya umuwi sa bahay eh! Susugod ba naman kami dito? Kung nandun siya sa bahay, hindi siya sumasagot ng telepono, pati si Anting! Cordelia, wala nga dito ang anak niyo. Grace, kayo, alam niyo ba kung saan nagpunta si Gwen? Wala kaming alam, Leo. Marco? Nakausap ko siya kanina pero sabi niya alis na daw sila ni Anting. Eh, nasa na nga yung anak ko? Cordelia, mabuti pa ako. Umuwi na kayo. Pagkatapos, tawagan ninyo yung mga kaklase at kaibigan niya. Baka sakaling may alam sila. Anong gagawin? Maghahanap kami ni Leo. Kami nang bahala, Pangga. Ma, kami nang bahala. Hugo. Oh. Si Mama. Ha? Ako nang bahala sa kanya. Pangga, ibalik mo si Gwen. Maghahanap-hanap kami. Leo, tara. Auntie, Uncle, si Gwen po. Ha? Si Gwen. Tara. Sandali lang, Gwen. Gwen, sandali lang. Nararamdaman mo ba to? I suspect it's a paraplegia. It's a paralysis of a lower part of the body caused by spinal cord injury. Or sometimes, in a very rare occasion, can also cause by head trauma. She has to undergo MRI and myography para ma-identify natin kung saan nagagaling ang kanyang pagkaparalisa. Pwede ba ipe-prepare ko na siya? Nagustuhan niyo ba yun? Anak, inayos namin yung kwarto mo sa baba para hindi ka na mahirapan. Okay lang po. Bahala na po kami ni Anting. Anting, tara. Insan, sige po, Auntie. Ako na po bahala kay Gwen. Okay, tara na.
kausapin ko si Gwen. Huwag na pangga. Baka kayo naman na mag-away. Okay lang ako. Mawawala din yung tampo sa akin ni Gwen. Hindi niya matitiis ang mama niya. Very, very painful to see you here.